tayo is let's talk about Big O or orgasm. Alam nyo ba guys na habang ang mga kababaihan ay kinakailangan mag-concentrate para lang sila ay makatapos or mag-orgasm, ang mga kalalakihan naman ay opposite. Ayaw nilang mag-concentrate para makatapos sila. Nagko-concentrate sila na huwag makatapos. Kasi karamihan, ang gusto ng mga kalalakihan ay tumatagal sa kama. Mas nage-enjoy sila kapag mas matagal silang matapos. Dahil karamihan nga sa mga kalalakihan ay visual. Pag nakita nila na yung partner nila ay nakahubad sa harap nila, nahawakan nila ang mga parte ng katawan nito, kabaliktara naman yan ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay kailangan pumikit at mag-concentrate para lang makatapos. Most of us, of course, gustong maranasan yan kasi really feel good and it's important to a healthy sex life. The more na empowered ka, mas ini-enjoy mo ang pakikipagtalik. Ang pinggel ay punong-puno ng nerve endings yan. Maliit lamang yan. What you see is just the tip of the iceberg. Pero sa ilalim niyan ay malaki. Punong-puno ito ng sensitive nerve endings. The reason why ang clit or tinggel ang pinaka-pleasure powerhouse na parte. Kaya nagpapatunay ito na karamihan talaga sa mga babae ay nakakatapos dahil sa clitoral stimulation or pag-stimulate doon sa kanyang tinggel. Okay, mga katotohanan sa usaping orgasm. Alam niyo po ba na ang mga babae ay may kakayanang mag-multiple? Yes, may mga babae pong nakaka-experience ng mas mahaba, mas marami. Where you have that oversatisfied sensation. Yung mga stop, then go, then more stimulation, then start again. Karamihan, nangyayari ito doon sa mga kababaihang nagsosolo. At syempre, doon sa may mga partner. Dahil nga, kampante na sila dito, so nagagawa na nila yung mga bagay na gusto nilang i-explore. Pero according sa mga researchers natin, hindi nila mabigyang kasiguruduhan or porsyento kung gaano kalaki or karaming mga kababaihan na nag-i-enjoy dito sa multiple O. Another thing, alam niyo po ba na ang Big O ng mga kababaihan ay pwedeng tumagal hanggang 2 minuto? Wala namang right amount or right time para masabi mo kung kailan maglalas ito sa isang babae. May mga researchers po na nagsasabi na 3 to 15 seconds yung duration of female orgasm. Pero may mga ebidensya din po na pwede itong tumagal ng hanggang 20 seconds up to 2 minutes. So, ang sarap maging babae, di ba? Pwede nang mag-multiple. Pwede pang mas mahaba yung sarap na mararamdaman niya. Another thing, ang mga kababaihan po ay pwedeng makatapos hindi lamang doon sa ibabang parte ng katawan, kundi pa doon sa ibang regionoso ng katawan nila. Ibig sabihin, may mga sensitive area ang mga kababaihan na pag hinawakan mo ay pwedeng mag-create ng sexual tension and pleasure. May mga babae pong sa nipple lang pwedeng makatapos. May mga babaeng hindi lang doon sa tinggel, pwedeng sa G-spot katapos. Ang nipples po ng babae ay marami rin pong nerve ending. Sa pamamagitan ng pagka-rest ninyo dyan, may mga babae po talagang nakakatapos. Another thing, pwede po itong makatulong sa migraine. Karamihan yung mga babaeng may sakit na ganito or pag sinusunod sumpong ka ng ganito. According sa isang research na pinublish by the International Headache Society, 60% daw ng mga kababaihan or people with migraines ay pwedeng makatulong moderately or completely relief after an orgasm. However, ang orgasm po can also cause headaches. Kapag nakaka-experience po kayo ng sobrang sakit ng ulo during climax, kailangan magpatingin po kayo sa inyong mga doktor. Hindi po kasi magandang senyales kapag nagka-climax kayo ay nakakaranas kayo ng pagsakit ng ulo, lalo na kung sa tuwing nakikipagtalik kayo at matatapos kayo. Tuloy-tuloy yan na sumasakit ang ulo nyo. Pero kung minsan lang naman, tapos sa susunod ay wala na at sa mga susunod pa, okay lang. Last one, female and same-sex relationship. Alam niyo po ba na mas nakakaranas sila ng maraming orgasm? At madalas, successful ito. According sa isang study noong 2017, yung mga kababaihan na may same-sex relationships, they always reach climax during SEX. The reason why is obvious naman dahil pareho silang may tinggel. So alam nila kung ano yung gagawin nila dito. Kung paano nila bibigyan ng pressure, kung paano nila bibigyan ng speed,
So, alam nila yon dahil pareho silang may tinggil. So, yan ang ilan lamang pong katotohanan sa usaping female orgasm. So, yan lamang po ang video natin for today. I hope may nabigay po ako sa inyong tips. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!